Yung pagmumukha mo, kailangan makapal yung pes mo. Alam mo bakit? Hindi ka nahihiya kahit dadaan. Hello mga kacharot! Kamusta po ang lahat? Nagbabalik po, yes, ang nag-iisang batang Saudi na may kakulitan at kaharutan sa katawan. Kumbaga ako yung libro ng harot. Kung ang pangalan ko ay Elpidio, lalagyan natin ng Elpidio Clopidia. Yon, ang libro ng harot. Kamusta po kayo? Sagutin ko na lang. Okay ako. O ikaw, kamusta ka? Okay din ako. Ako, kamusta ako? Okay, okay lang din. Kito sa mga sarili. Yun na nga, mga kacharot. Ngayong araw na to ay isang... Ang ating content ay... Kasi kagabi, may napanood ako. Isang movie na regarding sa mga kabit. Since ito'y uso, may naisip ako kagabi bago ako matulog. Parang sarap i-content. Ito ay medyo may kaseryosohan, pero lalagyan natin ng konting kakwelahan kung ano yung personalidad ko. Personal din talaga, personality ko. Kasi okay makwela, maokray, madaot, masayahin. So, itong kwento na to ay masyadong seryoso. At alam naman nating lahat na ang pagiging isang kabit ay nasa uso. At minsan nga napupunta pa kay Tulfo. Kung ikaw ay tatamaan ng aking content na to, ay pagpasensyahan mo na. Ay ito'y gagawin lang natin para sa good vibes. Malay mo, kung tatamaan ka, ay itigil mo na. So, pagagandahin pa natin, kung ang iba ay nagbibigay ng tips para makaiwas sa pagiging kabit, itigil mo na yan. Yun ang kanila. Pero ngayon, bibigyan pa kita ng advice para maging certified na kabit. Ang pangit, no? Parang gusto ko pa, halimbawa, ikaw nanonood ka, isa kang kabit. Parang gusto ko pang i-push na ikay maging kabit. Agawan mo yung asawa. Charot. Ito ay isang katuwaan lang, pero sana kapulutan nyo rin ng aral. Itong content ko, isang puro kaharutan, pero gusto ko rin bigyan ng yung may kapupulutan ng aral. Okay? So, yun na nga. Kasi paborito ko to, tsaka gusto ko, ayokong magsulat na ito, number one, number two. Gusto ko yung random. Oh, di ba? English. Ano, yung bubunutin ko ulit isa-isa, tapos ipapaliwanag ko. So, ito, 10 ata to, 8 or 9. Ngayon, bubunutin ko isa-isa, tapos i-explain ko sa inyo, papaliwanag ko sa inyo, para maging isang certified na kabit. Okay? Dapat meron ka mga katangian na ganito. Para ikaw ay... na kakabitan mo yun na doon sa rurupo. Okay? So, simulan na natin. Ito dapat ang una mong katangian. Ano ba to? Ay, nalaglag pa ang puta. Dapat ikaw ay... Ano to? Ako nagsulat, di ko... I'm ready. So, I'm ready. Ibig sabihin... Dapat may katangian ka ganito. Wala kang pakialam sa mundo. Wala kang pakialam sa sasabihin nila. Ready ka sa mangyayari sa buhay mo. Ready ka na kung ano ang maririnig mo sa kapitbahay mo, sa pamilya mo, sa asawa ng nilandi mo, kahit sa taas. Yes. Ready ka sa mangyayari. Diba may kasabihan karma? Diba? So, intayin mo yon. Dapat meron kang ganitong katangian. Ready ka sa lahat. Wala kang pakialam kung anong marinig mo dito, lampas dito. Yun dapat may katangian kang ganito para ang landi mo ay nasa 100 narurok. Ganon. Next, katangian para maging isang kabit ay matapang. Dapat matapang ka. Halimbawa, sinugod ka ng asawa ng iyong nilandi, ng iyong kinabit. Pero, mas matapang ka pa sa asawa. Ito yung katangian na dapat meron ka. Makapal ang mukha mo. Matapang ka. Kumbaga, pag sinugod ka na sa isang bahay, diba, mga halimbawa ako, kinabit ko ang asawa mo. Yung asawa mo pupunta sa bahay ko, mas matapang ka pa sa sundalo. Ganon. Dapat may ganito kang katangian para masabi kang tunay na kabit. Matapang ang kabit. Di ba yun naman talaga sa totoong buhay? Mas matapang pang kabit sa totoong asawa.
Next. Walang konsensya. Yes! Dapat, kung ikaw ay gusto mo mag-isang tunay na kabit, certified na kabit, wala kang konsensya. Kumbaga, ito yung katangian na kakainin na lang ng anak ng kabit mo. Kasi yung kinabit mo ay pamilyado, sa'yo pa napupunta. Dapat wala kang konsensya. Pambili na ng gatas ng anak ng asawa mo. Aba, ay toong kinuha mo pa. Pambili na ng mga pagkain at tuition fee ng anak ng asawa mo. Aba, wala kang konsensya. Pinang-shopping mo pa. Dapat ay ganyan ang katangian. Para maging certified kang kabit. Ganon. Ang isunod natin ay walang puso. Yes! Kung ikaw ay wala kang puso, pasok ka sa pagiging certified na kabit. Walang puso. Kumbaga, kahit anong sabihin sa'yo, hindi ka nakikinig. Kahit sabihin na ng iyong inay, ng iyong tatay, ng mga kapatid mo, tantanan mo na, tigilan mo na yung pagiging kabit. Kasi yung kinabit mo ay may asawa. Wala kang puso. Ganon. Ikaw lang ang pinariringgan. Yung sarili mo lang pinakikinggan mo. So, pasok ka sa mga pagiging kami. Sunod natin. Walang hiya. Yes! Walang hiya. Dalawang ibig sabihin ng walang hiya sa akin. Walang hiya, hindi nahihiya. Walang hiya dahil kabalastugan. Ganon. Walang hiya ka talaga. Para sa akin, dalawa yun. Pero iisa lang yun. Walang hiya ibig sabihin. Kahit i-post pa yung pagmumukha mo sa social media, kahit pa mapapunta ka kay Tulpo, kahit mapabarangay ka pa, dapat may ganito kang katangian para pasok ka sa certified na kabit. Wala kang puso, wala kang hiya. Ganon. Isunod na natin, may tatlo pa. Malandi. Yes! Yung tipong higad ay nahihiya sa'yo. Makati ka pa dapat sa gabi. Ito dapat ang unang-una mo. Malandi ka. Makati ka. Parang kahit sabuyan pa ng asin niyang mani mo. Kung babae ka. Kahit sabuyan pa ng asin niyang nota mo. Sorry for word. Ang landi-landi mo. Alam mo kung bakit? Alam mong may asawa. Yung sinota mo, yung chinawa mo. Kakirinking mo. Ganito, wala kang pakialam. Ganon. Hiyang-hiya sa'yo talaga ang gabi sa kakatihan. Lintik na content na to. Wala kang puso. Tulad ng sinabi ko, parang walang hiya siya. So, kumbaga, kung ano ang sabihin mo, kung ano sabihin ng asawa mo sa'yo, wala kang pakialam kasi nga wala kang puso eh. Kumbaga, ikaw lang yung pinaniniwalaan mo yung sarili mo. Kahit anong sabi ng kaibigan mo, kapatid mo, itigil mo na yan. Kasi nakakasira ka ng relasyon. Wala kang puso. Dapat may ganitong kakatangian. Diba? Para pasok ka. Makapal ang mukha. Yes! Dapat ito talaga, yung pagmumukha mo, kailangan makapal yung pes mo. Alam mo bakit? Hindi ka nahihiya. Kahit dadaan ka sa kanto, ang maraming mga tambay, naabot na sa barangay, sa iyong bayan, umabot na nga sa social media at sa mga Facebook at sa mga TV station na pabalita na makapal dapat ang mukha mo. Yes. Kahit na ikaw inaaway-away na ng asawa mo, aba, ay toong dire-diretso pa rin. Kasi nga, ikaw ay makapal ang mukha. Ganon. So, yan guys. Yan yung mga katangian na dapat ay merong ka. Okay? Tinuruan pa. Itong content na to ay dinaan ko lang sa biro. Pero alam nyo guys, sa totoong buhay, itigil nyo na yung pinagagawa nyo kung ikaw ay tinatamaan sa content ko. Kasi yung pagiging kabit, hindi yan maganda. Okay? At sana doon sa mga nakikinig sa akin, kung may kakilala ka, ay pagsabihan mo na itigil yung pagiging kabit kasi hindi yan maganda sa mata ng Diyos at sa mata ng lahat. Kung ikaw ay masaya, sinasarapan ka, itigil mo na yan. Makipagrelasyon ka sa hindi asawa, walang asawa at walang sabit. Ganon. So maraming salamat mga kacharot at dapat huwag niyo kakalimutan mag-like, subscribe, and share sa aking YouTube channel, Ang Batang Saudi. Thank you guys. God bless.